Hello, welcome to my vlog. Today's vlog is about hernia. Nagka-hernia kasi si Amber. Ito si Sassy at saka ito si Amber. Yung black si Amber at saka yung white black si Sassy. Ngayon magpapa-check up kami para malaman namin yung nangyari sa kanya kung bakit siya nagkaganyan. Sabi ni Doc, hindi pa naman daw, okay pa naman kasi malambot pa naman daw yung hernia niya. Aabangan ko na lang daw kung ano ang mangyayari. Pag tumigas daw, ibabalik ko siya kasi kailangan na daw ng surgery. Pero pag hindi, it's okay naman daw kung hindi lang daw titigas, okay lang naman daw yun. Okay lang naman daw yun, basta wag lang daw siya titigas, wala daw problema yun. Pero yung problema ko, iyak siya ng iyak, tahol siya ng tahol, hindi siya natutulog. Kahit kami din na natutulog dahil ang ingay-ingay niya. Siguro masakit siguro yung tiyan niya. Buong gabi wala kaming tulog kaya tsaka nahahawakan ko yung puso niya talagang. Grabe, tumigas. Itong time na to, kaya tinakitang siya yung sakit ng kanyang hernia. Kaya parati siyang maingay na umiiyak na hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman. Ayan, ito yung itsura nung hernia niya. Naaawa na ako sa kanya. Kaya kailangan ko na siyang dalhin sa ospital. Tsaka parati siyang pagod. As in, kawawa talaga siya. Hanggang sa ito, namumula na yung ano niya. Hindi ko alam kung ano yung kulay. Nag-iiba na yung kulay ng hernia niya. Kaya kailangan ko na siya talagang dalhin sa hospital. Hindi ko na alam kung gagawin ko. Natakot ako para sa kanya. Tsaka lalong lumalaki tsaka tumitigas na parang bato yung hernia niya na hindi ko maintindihan. Kaya dinala na siya namin ang nanay ko sa hospital para papacheck up siya or ano talaga yung kailangan gawin para sa kanya. Yung sabot naman sa akin, Dok, nung tinignan niya na napakatigas at saka namumula na, sabi niya kailangan na daw ng surgery kasi pag hindi baka ano daw mangyari sa aso ko. Ano surgery ito na yung nakuha sa kanya ko. Saka sayang. Ayan, matigas na parang taba. Ayan, naka 8 stitches kami ni Amber. Successful naman yung operation. Okay naman. At saka magaling si Doc. After operation, nilabas ko na din siya ng hospital. Ayan, pahinga na kami. Pagkagising niya, ayan, may medyo sa siya. May damit na siya kasi sabi ni Doc, ganyan daw kailangan daw para hindi niya daw makamot yung sugat niya ng kuko niya at saka dapat may damit daw siya. Ayan, it's time to take a med na niya para ma-heal na yung mga sugat niya. Sarap ng tulong ni Amber after ng pag-cleaning ko sa kanya ng sugat niya. Ayan, gising na siya. At saka kailangan ko ding bantayan yung pagkakamot niya kasi kinakamot niya yung tiyan niya. May bandage naman at saka nakadamit. At saka may, yun. Talagang babantayan siya. Si Sassy laging nakaabang kay Amber. Magkapatid kasi sila. Ganyan talaga matulog si Amber o labas yung ulo. Ang cute-cute niya. Si Sassy naman laging nakasiksik din. Ang so cute talaga nila. Medyo nag-heal na yung sugat niya ko konti. Babalik din ulit daw naman kami after another 14 days.
Kasi magaling na yung sugat niya dahan-dahan. Congrats kay Amber. Magaling na ang sugat niya. Wala na. Tatanggalin niya yung pagin na. Yay! Successful na. Magaling na. Who did you think?